Hi. So ngayon, ituturo ko sa iyo yung mga successful habits kung paano ka magkakaroon talaga ng successful na online business. Okay? So meron akong ginawang acronym para mas madali mo siya matandaan, no? Kung paano ka magkakaroon ng successful habits sa internet. Una-una dito is yung H. Okay? Itong H na to, have mentors or have coaches and mentors. Okay? So yan. So andito kami, no, sa Batangas for our Platinum Mastermind. So ngayon, tuturo ko muna kung paano ka talaga magkakaroon ng isang successful na online business. Okay, yun nga, H, itong ginawa ko, isang madali mo siya matandaan. Kaya itong acronym, tatanda mo, yung habits. Okay? Habits. So yung H is have coaches and mentors. So una-una dito, yung coaches dito, yung mentors, kailangan talaga itong mga tao na to, isa sila yung tutulong sa'yo kung paano siya gawin, no? Yung mga coaches, i-guide ka step by step kung ano ba yung mga next na gagawin mo. Okay, yung mentors naman, ito yung mga tao na magbibigay sa'yo yung mga different strategies kung paano mo gawin itong business na to para ka talaga magkakaroon ng resulta. So both of them, no, kailangan talaga siya na para maging successful ka sa online business. Kasi kapag wala kang coaches and mentors, even ng mga ano, mga successful ng mga tao, even Bill Gates, sina Warren Buffet, Mark Zuckerberg, lahat sila may mga coaches and mentors. So kaya naging successful sila sa mga businesses nila kasi meron silang mga coaches and mentors. So kailangan talaga na magkaroon ka. Okay? So kung wala ka pa, maghanap ka. Okay? Maghanap ka ng mga coaches and mentors na mag-guide sa'yo, tutulong sa'yo para maging successful ka. Okay? So next is A. Okay? Yung kanina is H. Ngayon is A. Is always obsessed with your goals. Okay? Always obsessed with your goals. So dito, mostly naman ng mga successful na tao, very obsessed sila sa mga goals nila. So always nag-iisip sila kung ano ba yung mga para mas ma-improve pa yung businesses nila. So always, kahit nasaan man sila, yung iniisip talaga nila is about their goals, their business, no? Yung goals. Dito kasi yung goals, ito yung magbibigay sa'yo ng motivation para gawin itong business mo. Kung gusto mo talaga na makauwi na sa Pilipinas, makasama yung family mo, yung anak mo, then dapat mag-obsess ka doon, no? Obsess ka sa mga goals mo na makapag-resign ka sa trabaho mo, may provide mo lahat ng pangangailangan ng family mo. Okay? So kailangan na lahat, everything, no, lahat ng mga ginagawa mo, dapat obsessed ka. Okay? Kasi kapag hindi ka obsessed sa goals mo, possible na walang mangyayari, no? Same pa rin ang magiging sitwasyon mo. Okay? Next is yung B. Is be with successful people, no? Build relationship with successful people. So dito kasi, para maging successful ka, kailangan muna na mag-build ka ng relationship. So go with positive people, go with people na successful, no? Kasi dito sa mga tao na to, magkakaroon ka ng different ideas. Okay, kahit mga 10% man yan sa isang tao. So kapag marami, no? Pag pinagsama mo 10%, 10%, 10%, 10%. So mangyayari diyan is magko-combine yan. So halos 1000%. So ang mangyayari is mas ma-improve pa or mas mapapabilis yung business mo. Okay? So build relationship with successful people. So mas maganda 'yon, no? Na kailangan na mas marami mga brains na maipo-provide, no? Yun yung mas marami kang makukuhang ideas. Okay? So B is for build relationship to successful people. I naman is I must dream it and set it. So ibig sabihin, you must take a plan sa mga dreams mo and mas maganda take action. Okay? So kailangan mo mag-take ng action para mas planuhin mo ano ba yung mga gagawin mo para maging successful ka sa business mo.
Okay, so syempre, sineset mo na siya, kailangan mo iset, no? Yung mga action plan mo, kung paano mo siya gagawin, no? So, kailangan talaga na ganun. I must dream it and set it. Okay? And, I is for, I na pala yun, no? And T is, so, always train yourself and get educated. So, sa lahat naman ng business, kailangan talaga inaaral ko yun. Okay? So, kailangan mo i-train yung sarili mo, maghanap ka ng mga training courses na magtuturo sa'yo, yung mga kung paano ka mas mapapabuti pa or mas mag-grow ka sa business mo. So, train yourself and get educated. Sa akin kasi yung part ko is nagpo-purchase ako lagi ng mga training courses, no? Naghahanap ako ng mga e-books, binabasa ko, or books sa mga national bookstore. So, ginagawa ko to para mas ma-improve ko pa yung sarili ko. Okay? So, dapat talaga, no? Kapag kailangan mo, kapag gusto mo talaga, no? Maging successful sa online business mo, kailangan lahat talaga pinag-aaralan yan. Diba? So, sa una naman, talaga sa una, hindi ka pa talaga, or hindi mo pa alam yung mga bagay tungkol sa business. Kasi lahat naman talaga, pinag-aaralan, wala pang alam yan. Okay? Hindi techie, no? Lahat pinag-aaralan din yan. Ako dati, hindi rin ako techie at walang alam sa business. Imagine, nurse, hindi naman tinuro sa amin yan sa school kung paano magkaroon magbenta, diba? Sales and marketing. So, ang ginagawa, no? Ang ginawa ko lang talaga, ipinag-aralan ko siya. Naganap ako ng opportunity na mas mapa-improve ko pa yung sarili ko. So, ang ginagawa ko dito, lagi, ginagawa ko. Pupunta ako sa bookstore, no? Naghahanap ako ng mga books na which is related sa niche ko or sa topic ko or sa business ko. Okay? So, kung nursing ka, syempre mga about health na books. Okay? So, yan, no? So, saan na ba tayo? Sa T, di ba? Train yourself and be educated. And S is say no to time wasters. Okay? Say no to time wasters. So, karamihan ay hindi nagiging successful kasi lagi silang nakakuan doon sa mga oras, no? Like mga nagwi-waste ng oras mo, like nanonood ng mga teleserye, yung mga always nanonood ng mga bad news, di ba? So ito yung nagwi-waste ng oras mo. And minsan kapag say for example nasa employee ka, pagkatapos ng trabaho mo, minsan ayun, natutulog na lang, no? So, ganun, nabwi-waste yung oras mo. Instead na, kahit na mag-spend ka lang 1 to 2 hours per day para maghanap ng ibang opportunity na mas madagdagan yung income mo, no? Kasi gusto mo, mostly naman sa atin lahat, gusto magkaroon talaga ng freedom. So, kailangan mo gamitin mo yung oras na mas maganda, no? Say no to time wasters. Nag-waste ng oras mo na yung oras na yun dapat na mas mapa-improve mo pa yung sarili mo or magkaroon ng mas additional income, no? Dapat, yun, iba ganun. Mostly ginagawa nila. So, kailangan talaga na ikon mo sila, no? Alisin, no? Kailangan na gumawa ka ng paraan para talaga na mas ma-improve pa yung buhay mo, yung mga goals mo makuha siya. Okay, that's it. Yung habits, no? I hope na nakuha mo yan, nakuha mo. So, to recap, no? So, H for have coaches and mentors. Okay? So, I is A pala, A. Okay? A is always be obsessed with your goals. B is be with successful people. I is I must dream it and set it. And T is train yourself and be educated. And S is to say no to time wasters. Ayun. Okay, I hope na nakuha mo yon. And hopefully, no, na isa ka na rin sa magiging successful sa online business. And kung gusto mo rin, no, na talaga, or any business na meron ka, no, so applicable po siya. Okay? So, kung gusto mo na rin na magkaroon or maging successful na, so gawin mo tong habits na to ng mga successful people. And I, no, I'll assure you na magiging successful ka rin sa online business mo. Okay? So, yun. So, maraming salamat. This is Ken Baeza. And, yun, no? Nagsasabing, mas taasan mo pa yung pangarap mo kaysa sa ibang tao para yung lalabas na effort sa'yo mas malaki. Okay? So, I hope na marami, may natutunan kayo doon sa aking
training for today, no? Yung mga tips ko. Okay? So have a great day. God bless you. Bye-bye. Hi, this is Ken Baeza. Nagustuhan mo ba yung video ko dito sa YouTube? So don't forget na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko, and hope na makita kita sa mga next na mga value na ibibigay ko sa iyo. So don't forget, this is Ken Baeza, and always dream big, go and eat, and never give up. I'll talk to you soon.